ang Pilipinas ang maituturing na bansang pinakalapitin ng kalamidad sa mundo. Partikular na ng mga bagyo. Naglalaro sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility taong-taon. At nito lamang July 26, binayo ng malalakas na buhos ng ulan at bugso ng hanging dala ni Super Typhoon Egay ang mga probinsya sa Hilagang Luzon gaya ng Ilocos Sur. Ilan sa mga iniwang pinsala ni Egay ang libo-libong apektadong buhay ng mga Ilocano. Mabukiring nagbistulang palaisdaan at mga kabahayang nawasak dulot ng bagsik ng bagyo. Maging ang iconic symbol ng probinsya na Old Quirino Bridge na mas kilala bilang Banawang Bridge, hindi rin nakaligtas sa hagupit na dala ni Egay. Isang taon ding nakalilipas sa kaparehong buwan, niyanig ng lindol na may lakas na magnitude 7 ang probinsya ng Ilocos Sur at mga karating nitong lalawigan. Sa isang iglap, gumuho ang mga bahagi ng ilang heritage sites tulad ng Bantay Bell Tower at Vigan Cathedral dulot ng malakas na pagyanig ng lupa. Maging ang mga lumang bahay sa pamosong Calle Crisologo, itinumba rin ang mapaminsalang lindol. Sa magkakambal na sakunang tumama sa probinsya sa 2 magkasunod na taon, ano ang inaharap na naghihintay sa mga mamamayan ng Ilocos Sur? Sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan, paano mapanunumbalik ang mga napinsalang piraso ng kabuhayan at kasaysayan? After that Typhoon Egay, ang biggest concern namin ngayon yung paano pag-rehab ng mga livelihood, kabuhayan ng ating kababayan dito sa Ilocos Sur. Marami kaming natanggap na tulong from line agencies of the government and non-government organizations, mga civil society group. Marami naman. Pero yung mga tulong na yan ay, alam mo na, yung mga food packs, relief goods, ganyan-ganyan. Pero ang talagang kailangan namin yung paano buhayin ulit itong mga kababayan namin. Kasi alam mo, aside from nasira yung bahay nila, now wala pa lahat yung gamit nila. Hindi na pwedeng pakinabangan yung gamit nila kasi nalubog na sa tubig at putik. Eh itong ang kawawa dyan, yung mahihirap pa naman ng buhay, sila pa naman ang lalong kawawa. Yung aming mga bukid sa mga farmers, nalunod din yung mga kanilang farm equipment at saka yung mismong kabukiran. Ang hirap kasi napuno ng putik. Yung ibang klaseng putik yung naglagay doon eh. Kaya lilinisin nyo, tatanggalin yung mga putik na yan bago ulit mataniman. So marami talagang na-damage dito. Kaya yun ang aming number one na problema. Paano namin bigyan ng buhay ulit? Dito sa eastern part of Vigan, Kawayan, kasi ang dumamage sa amin, ang nag-damage dito, hindi lang si Typhoon Egay. Or related din kay Typhoon Egay kasi yung tubig sa itaas, sa Abra, gabundok po ang tubig na dumating dito. Can you imagine ang taas na nung tulay natin, yung heritage bridge natin dyan na ginawa na nating tourism destination eh, natangay pa yung 2 span na lubog sa laki ng tubig. So, yung rumagasa na tubig dito ay kumalat sa Metro Vigan. Nag-overflow lahat ang aming ilog kasi lahat na ng aming ilog ay napakababaw, silted. Matagal na namin gustong i-dredge yan, hindi naman kami pinayagan mag-dredge. Kaya, ewan ko. Ngayon, sinabi ko yan kay Presidente Bongbong, na the only solution, sabi ko, para sa ganun, kahit na ganyang karaming tubig ang bumagsak sa amin, ganing Abra, the only solution is to dredge our rivers para may daanan yung tubig. Kasi kung walang daanan yung tubig, kung saan-saan pumupunta yung tubig, lubog lahat ng Metro Vigan. Kahit na after the rainy season, ang daming development ay tatayo mo dyan. Pagdating na rainy season, wash out na naman lahat yan.
So, the only solution, sabi ko, is to dredge our rivers. Pag na-dredge yung rivers namin, at least may dalaw yan ng tubig. May dadaanan ng tubig na papuntang dagat, hindi kung saan-saan puputa yung tubig. Kaya ayun, ang problema namin ngayon yung kabuhayan ng tao. Paano namin sila lalagyan ng bahay, tatayo yung bahay, simula ang kanilang hanap buhay. There was a time na 12 or 13 years ago, Typhoon Perya or Typhoon Ondoy yun, kabundok na naman ang tubig na bumagsak. And na yung old bridge namin noon, the only bridge noon na nagduduktong ng biga at saka santa, natangay yung isang span. So with that, nakahingi tayo ng tulong sa national government, binigyan naman tayo ng tulay na natayo, mas mataas na yung tulay. Ngayon yung old, ni-rehab namin, nalagyan namin ng duktong. So naduktungan na yon yung old pero hindi ginagamit. Ginawa namin tourism destination nga. Inilawan namin, may sounds and lights, pang tao lang. So, ganun yun. Ngayon, every year naman may bagyo, pero ordinary typhoon lang na yan, kaya naman. Ito ngayon mas malala pa sa Perya. Yung malakas na yun, or yung Ondoy. Talagang inabot na naman ng tubig yung tulay, tinangay na yung dalawang span. Wala tayong magagawa dyan. But still, sabi ko nga, to dredge our river is one factor na pinakamakita ko na solusyon yan. Para yung tubig na galing sa taas, aside from yung ulan dito sa baba, at least may dalo yan papunta sa dagat. Somehow, yung mga syudad, yung mga bayan dyan, mapuprotektahan. Alam mo, ang nangyayari ngayon, natatangay na yung lupa namin. Palaki ng palaki yung parang daanan ng tubig, palaki ng palaki kasi mababaw ng mababaw. Kinakain yung lupa, yung bukirin namin. Tapos may mga kalsada dyan, pati kalsada natatangay, pati yung mga tulay natatangay. Ilan ng tulay na nawala sa amin ngayon, ito. Kaya yan, ang unti-unti mawawash out na yung Metro Bigan. Kawayan, Santa, yung mga kapitbayan namin, mawawala yan pag walang dredging. Kailangan talaga dredging. With all the damages from agriculture and fisheries, from livestock, infra, and others, siguro, as per recorded, the last time I saw it, yung report nila, umaabot ng 2.5 billion ang damage nitong Typhoon Egay. Issue 1-on-1.